copy this morning. What's in a name? Well, for some advocates, proposing to tweak the country's name by changing a single letter makes a big difference. Here's a look. Filipinas or Filipinas? These days, there's talk of giving the country's name an authentically Filipino flair by replacing the P with an F and changing the name to Filipinas. For the Commission sa Wikang Filipino, the change would signify the aspiration for a national identity and a national language. In a resolution signed in April, 11 commissioners voted to revert to the use of Filipinas. It also pushed for the eventual change of the spelling from Filipinas in official seals, letterheads, and notepads, and other items bearing the name. But some observers frown on the confusion that stemmed from the name game. They say more than the search for what's appropriate, it seems to reflect our continuing struggle to find our national identity. But what is more important? All right, joining us at the national studio is very passionate about this. Komisyon sa Wikang Filipino head Virgilio Alamario is with us. A national artist po. In front of me. Magandang umaga po sa inyo. What do salamat I call you? Po. Rio. Rio, okay. Yes. All right. Now, Rio, you are pro the change to Filipinas? Yes. Ever That's a surprise. Since. Why Ever is that? Since. Why? Why? Noong pang 1987. Okay. In this book. In this okay. book. In nine, since did, 1987. Did you write this book? Yes. Yes, ma'am. Okay, Filipino. Okay, why now, should we change it to Filipinas? Well, in the first place, that is the original and official name of the Philippines. Okay. But we were really spelled P-H. No. We were not? Yeah. You mean, F-I. F-I, ano to, which is 18th century? Oh, when? No. 1548. Yeah. So, ang Philippines noon is F-I. Oh, wala pa yung Philippines noon. Ano, Filipinas. Pagdating lang ng mga Amerikano, nagkaroon ng okay, Philippines. Okay. Okay. Yeah. Okay. So, ang second and more important reason is that because in our modern alphabet, we have the letter P, letter F, letter V, and other sounds which are in our native languages, okay. but which are not in Filipino. Okay. Yung P, in Filipino. Because yung ating kasing Filipino is based on abakada. Mm-mm. Eh, yung abakada natin, Tagalog yun eh. Mga Tagalog, walang F. So, kaya Pilipinas, kasi based yun sa abakada. Okay? Oo. Oh, eh, nung 1987, inalis na yung abakada. Talaga? Oo po. So, inalis hindi na ngayon abakada? Oo po. Kasi, hindi, pero bata ating alphabet, ang ating alphabet, magmula nung 1987, ay 28 letters na. Oo. At yung 8 letters ay kumakatawan sa mga sounds na wala sa abakada. Oo, like... Pero, nasa... mga languages natin, like Ifugao, Ivatan. So F, V, C, J, Q. So very American alphabet. Well, kung tutusin parang Amerikano, pero hindi. Kasi yun, galing talaga yun sa mga katutubong wika. That is what is more important. Itong ating alphabet, pinagaganda natin, dahil inadequate yung abakada. Mm-hmm. Meron na ba tayong exe or enye? Meron na rin. Nasa bagong meron nasa ding bagong seta. Ano yun? Yung Z. Z. Meron. Meron tayo noon. Now. So, wait. The Filipino alphabet is how many letters? 28. The American alphabet is 26. 26. Okay. Kasi meron tayong native sound na wala kahit saang wika sa buong daigdig. What are those two that we added? That is yung NG. Hindi yes. added yun. That's ours. Talaga yun. Tama yan. Nguso. Ngipin. Native, yeah, ano pa yung isa? Yung isa naman, enye ng mga Espanyol. Oo, tama. O, kasi, para consuelo. Kasi, Now, what will it do for us as a country if we change it from Pilipinas to Filipinas? I mean, will it make us any more renowned? Will the world see us differently? Para sa amin, importante ito. Kasi, matagal na yung ating mga kapatid ng mga katutubo, gusto nila magkaroon ng participation in nation building. Eh, sa language lang, talo na sila kagad. Pero ang Filipinas ba gusto ng katutubo? Kasi to me, it sounds Spanish. Kuha na lang ngayon yun. It sounds Spanish yung Filipinas. It becomes symbolical. Kasi nga, ang natatakwil dito, yung Pilipinas, na produkto ng abakada. Okay. So ngayon, Filipino,
na pang buong bansa, natural lang, nababalikan natin yung Filipinas. Mm-mm. Pero this time, yung F doon, hindi na dahil kay Felipe, kundi dahil may tunog tayo, so, yun nga, yung mga ifugao, yung mga terrorite, naku, lalo na yung mga tibuli. Ang dami-daming F ng mga tibuli. Okay, alright. Now, good point. Mm-hmm. So, let's say matapos, let's say mapalitan to Filipinas. Opo. When you are filling up a form, passport, visa, di bang nilalagay natin country of birth, Philippines? Ano lang dapat ilagay? Ay, well, kung gusto pa rin nila Philippines, okay lang yan. Or, dahil di naman natin inaalis yung Philippines. Or it will take another, you know, another campaign. No, but I'm saying, yung Pilipinas, you are making it Philippines. Yeah, yun so lang. In effect, yung Pilipinas kasi is the Tagalog of Philippines. So magiging Filipinas. Filipinas. Does that translate na ang Philippines, P-H-I, Philippines, will be Philippines also na F-I? Hindi naman. Hindi. Iba yun. Kasi English talaga yun. Ang Philippines. Okay. But now, when you are putting forms, country of origin, is it allowed now internationally? Kung matuloy ito, na ilagay mo na Filipinas. Wala naman nagbabawal nun eh. Ah, okay. Walang batas against it. Walang batas against it. You can, no? You can. Oh, yeah. Oo. In fact, yung Pilipinas na P, ginagamit natin lamang yun to translate documents from PH and F. Correct. Pang atin lang yun eh. Oo, Tagalog yun abroad, eh. Abroad. Hindi tayo Pilipinas. Philippines tayo sa mga Spanish-speaking countries o Philippines tayo sa mga English-speaking countries. Now, what will it take to change the name? The letter? Unang-una. What is the process? Kami ngayon, ang ginagawa namin is parang consensual approach. Okay. Kampanya. So you are the petitioner, in effect? Hindi naman kami petitioner. No, kundi, meaning kayo yung parang pumipetition na baguhin. Petitioner in the serious kami, sense. Meron kaming resolution in the Commission sa Wikang Filipino. Napalitan. Okay. Kasi bahagi ito ng aming ginagawang orthographic reforms. So, tell me the process, Rio. How do you, okay, so you have a resolution in the committee, sa Wikang Commission ng Wikang Filipino, Filipino. To change it from Pilipinas to Filipinas. Yep. And then, where does it go? Kinalat lang namin yon. Okay, so now nasa balita na. Pinikap sa internet. Yes. Doon unang pinikap eh. Kaya but you don't need like a congressional approval for this. Napakaganda kung merong congressman or senator na pipick up nito para mas maging siguro legitimate. Okay. Pero sa aming process, sa iniisip namin, hindi naman kinakailangan magkaroon pa ng batas eh. Kasi, it's just a matter of tweaking the P into F. No, but who decides that it should be tweaked? Does President Aquino have to say? We are asking people now to start using it. Ah, just like that? Just like that. Ganun lang ba yun? Oo, yung aming petition is like that. Yung bang Pilipinas, anong batas ang sasabihin mo nag-utos na Pilipinas? Wala. Yes, but like for example, I'm curious, like Burma. Burma is now known as Myanmar, the country. Renaming yan eh. Yun, like, kailangan talaga ang batas dyan. You need, okay, okay. Renaming yan. Or like for example, before there was the Czech Republic or the Soviet Union. Ngayon wala nang Soviet Union. That you have to rename. Yeah. This one you don't have to rename? Oh, wala yan, no. So I can just do it? There's no law against it. Really? Yeah. But it's not like the Philippine flag na pag nagkamali ka ng di ba? Ayun, may law talaga yun. May flag law. But will it make a difference if the president endorses it? Napakaganda. Oh. Pero ayoko nang involve pa si president dito. Kasi may dami niyang problema eh. May problema na nga siya sa RH law ngayon, nakabimbit sa Korte Suprema. Dami na niyang problema. Although, palagay ko naman, mas maintindihan yung RH law kung isasalin sa Pilipino. Okay, so the truth yung pala, Rio, is you don't need to have a law. Oh. Okay, because I don't say na you don't need it. Yeah. Pero napakainam kung merong gagawa noon. Okay. Direct, can we show this? Rio, our national artist, gave me this UP Diksyonaryong, look at it.
Filipino, ha? Yan na kasi okay. Ang pangalan so, printed to in 19... kailan to pinrin? Nung, yan second edition na yan is 2 years ago. 2 years ago. So, even before this whole change of letter came out, clearly, they were already using it sa wikang Pilipino Commission na dapat Filipino. Kasi look at this. Oh, pinalawak ang saklaw ng mga lahok mula sa iba't ibang wikang katutubo sa Filipinas. So you were already using Filipinas before. Prior even to this nationwide campaign you're doing now. Yeah. Because it's really wrong. Filipinas is wrong. Napakahalaga kasi na isipin natin yung Filipinas to symbolize our national identity aspiration. How interesting, huh? Mm-hmm. And it's not because I would think that fi would sound more Spanish. yung fi? F, yung F. Ah, yung F. Not really. If you consider the existence of F in many of our languages. Doon na ako nagulat. Eh, Tagalog ka kasi. Oo. Yung parang dinanggit yun, sir, yung ifugaw. Ano ba yung tribal community o minority na napakarami nilang F? Ay, naku, pinakamarami, tibuli. Tibuli. Eh, halos bawat salita nila may F. Eh. Like what? Kaya parang fifita puponga. Ah, really? Oh, yun talaga. I see. Kaya Filipino. Naku, napakarami nilang talaga. Okay. All right. Last words, Rio. This is very interesting. Okay. So, how do you want us to do this? Siguro, yun ang tanong ngayon. Yung mga tumututol, kasi sa internet, dami-daming ganyan. They need to understand first. Hindi naman natin ipinipilit ito. In fact, yung mga taga-UP nga, sabi nila, yung UP daw magiging UF. Hindi namin... Ang weird naman. Hindi namin... A University of the Philippines yun. English yun. Hindi namin iniisip yun. In fact, sa aming resolution, natawa ko dun, sinasabi namin na kapag ka nag-pika na, huwag mo nang babaguhin kung gusto mo. Kasi bahagi ng history. Bahagi ng Polytechnic University of the Philippines. Ano FEU? Teka, FEU, hindi Eastern Far University. Eastern ito yun. Naman si Arlene. FEU yun, iba yun. O yung IPIC, So, hindi maapektuhan yung mga bagay na yun. Ang kinatatakot nila, yung daw Pinas, baka maging Finas, yung mga ganon. Eh, yung Pinas, galing yun sa Tagalog. Hindi, doon sa dulo ng Pilipinas. Doon yun, hindi naman sa unahan yun eh. Kaya yung Pinoy doon din galing, hindi dapat maging Finoy yun. Hindi dapat matakot si Presidente na magbabago yung kanyang pangalan. Actually, nakakatawa. People just actually go wild with ideas. Yeah. So at least now that you're a language expert, are there language experts now, by the way? I mean, you're the last of your breed. I'm curious. There are still many? In fact, our commission is composed of people representing different languages. Yes. And we have there linguists, writers. Yeah. Ganon. Representing their own their studies about their own languages. Yeah. Okay, very interesting. Thank you so much. All right, national artist Virgilio Rio Almario, thank you so much for this book. It's actually sold. Can I just show this direct? Okay, this is how amazing he is. He wrote the UP Diksyonaryong Filipino. Filipino ng mga Filipino, mga problema sa spelling. Ang galing, oh. Direct. Mga problema sa spelling, retorika, at pagpapayaman ng wikang pambansa. Mm. But is that correct to say spelling as spelling? Oh, yeah. Huh? Re-spell na yan eh. Ambig ganon. No, naging Filipino na siya. Because hindi na siya yung sakit ng maraming media personalities, ang English literally tina-translate sa Tagalog. No, maraming ganon. Pwede naman. Pwede na. Retorika, rhetoric. Oh, yeah. Oh. Kastila yan. Kastila ito. Kita mo, may English, may Kastila. Luwalo yung aking wika. Okay, ang galing . Oh, pagwawangki is simile pala nandito sa librong ito. Okay, thank you very much. That's Headstart today. I'm Karen Davila. Have a good day, everyone. And stay happy, Filipinas. I'll see you again tomorrow.